nagmamahalin din kasi yung mga pinagsamahan na namin dito. Kaya ganun. Nandito kami sa may Pasay City. This is Pasay City. Sa malapit sa OWA. Anong street natin to? Antipolo Street. Meron dito kami pinasukan na bahay-bahay papunta doon sa mga kapatiran natin na Golden Gaze. Kasama natin syempre ang Mr. and Miss Santa Ana. Ito po sila, si Danica, si Marceli, si Sean at si Sheen, upang maghandog po tayo sa kanila ng konti nating mga aginaldo bilang sa ating pangatlong handog. Sama natin syempre si Lenny, si Loida, at syempre nandun si Hanika. So, eto na kami. Papasok po kami sa kanilang bahay. At let's see kung ano po ang ating madadatnan. Hello, eto na po. Let's go. Hello po, mga kapatid. Ayan, etlo, eto sila. Ang ating mga kapatid. Hello po sa inyong lahat. Nagagandahan natin mga kapatid, di ba? Hello po sa inyo. Say hello po, hello po. Tenten po, hello po. Tenten Rodriguez po. Pasensyahan nyo na po, hindi naman po kami ganun karaming, maliit na grupo lang po kami. But matagal ko na pong iniisip at gusto po kayong makitang lahat. Siyempre, ano pa ba't doon naman ito paparoon? Diba? Sino pa ba't malapit sa puso ng mga hello po? Hello po. Eto po si Sir Mon. Sir Mon. Ako si Mon Busa, yung presidente ng Home for the Golden Gays. Diba po, yung bata pa ako, ang pinaka parang president ay si Mr. Husto Husto. Opo. Siya yung founder namin. Oo. Pero dito na rin po yun. Ay, hindi. Doon kami originally sa, no, sa David Street, sa kabila Harrison din. Yung original na bahay ng ano Golden Gaze. Ano po ito nirerentahan nyo? Oo, renta ito. Ah, renta, nirerentahan nung almost po nandirito. Pinagtutulong-tulungan para kasi mahirap pag walang bahay. Lalo na pag rainy season, syempre, mga lolas pag nabasa, problema. Kaya hanggat maaari, ginagawan din ang paraan na magdugtong-dugtong, ma-erase yung ano, pambahay, tsaka yung pang-araw-araw, okay naman din. Marami rin naman tumutulong, thank you Lord. Opo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Oo, hindi nga kami makarakit kasi nga ayaw kami payagang gumamit ng venue. Marami pong salamat sa pagpapatuloy po. Naway matuto po lahat ng mga manonood at yung mga kabataan natin sa istorya ninyo. Siyempre sila, masaya sila, bata pa sila, gwapo, magaganda, di ba? Ngayon, but in time, di ba? Time will come. Opo, darating din yung ganyan ninyo. At alamin po natin ang kanya-kanyo nyo pong mamaya istorya. Maraming sino salamat. Sino magiging golden sa kanya? Sino po ang may golden story? Kasama po natin na ilan sa mga member ng Golden Gaze. Ano pong name na? Maruha po. Maruha. Bakit po? Ano po ang pagpaumanti? Ano po pangalan natin sa lalaki? June Tumang po. June Tumang. Bakit po maruha ang inapin? Kasi po hindi walang babagay sa akin ganda. Maruha. Ibig sabihin mahinhin. Pwede bang matanong kung ilang taon na po si Maruha? 50 years old na po. 58 years old. 58. Bata-bata pa. Pwede po matanong kung dito po kayo nakatira? Dito po ako nakatira. Matagal na. Ilang taon na po? Nasa 5 years na po. 5 years. Okay. Asan po yung mga pamilya ni Maruha? Mga pamilya ko po nasa Pumisya lang ngayon. So, kaya medyo hiwalay-hiwalay kami dahil nga minsan ayaw ko sa bakla ng mga kamag-anak. So, yun ang medyo dahilan. Pero ngayon, natanggap na nila. Pero, nahihiyapan nila. Ibig sabihin po, noong mga unang-una ay hindi alam na bading po kayo. Pero ngayon po ba sa estado ngayon, ganun pa rin? Di ba? Ang dami ng bakla sa... Ano lang po kasi ang nahihiya. Okay. Hindi po ba
yun sila na mimi. Siyempre may ganun. Makakuwi lang po ako. Kaya lang, siyempre, masarap siya ako dito. Kasi nalalabas mo po yung tunay mong pagkata. Yun po. Diba yung una mo, yung tunay mong pagka. Bakit pag umuwi po ba kayo, eh, hindi ka ganyan? Nagbabagong anyo po ako. Ah, hindi po ganyan. hindi ganyan ka, ano, kalandi. Ah, medyo tame. Yun lang ang pagkilos. Ah, okay. Bakit, ah, sa panahon ito, bakit hindi mo pa po ilabas? Eh, ang dami naman po sa atin na labas na labas. Na ano po yung dahilan? Nilalabas nila po sa ngayon. Dahil nga alam ko, tanggap na ng bandang people, sa mga, ano natin, government natin, sa mga tao. Tanggap na talaga. Nilalabas na sa ngayon. Kaya alam po, pag sa pamilya, medyo din ang mga kilos. Medyo simple. Kasama naman po natin, siyempre, ang dati nating interview na si Mother Pearly Miranda. Salamat ako na members ako rito kasi kailangan na yun eh. Kasi sa edad kong ito, kailangan ma-members na ako dahil ang pagmamahal ng tao rito ay parang ng magkakapatid. Hindi ba nagtataka yung mga iba dyan na kunyari, di ba? Eh, siyempre, yun si Mother Pearly, meron naman siya mga racket-racket. Bakit kailangan pa na nandito siya sa bahay ng Golden Gate? Kailangan eh, kasi tumatanda na rin ako eh. Hindi ko naman masasabing meron akong racket o ano, hindi. Paminsan-minsan lang yan. Eh dito maraming tumutulong sa amin. Kaya na-members na rin ako rito. Masaya naman po masayang, kayo? Masayang masaya. Walang kasinsaya. Siyempre, maligaya ko. Papa, ano yun, na-interview mo ang samahan namin. Opo. Ay, naman ay aking kaluguran. Mother! Ayan, nagtatago po si Mother. Naiiyak po siya sa mga interview. Bakit ka nagtatago? Naiyak sa mga interview mga ganito, kamera at ilaw. Nervous lang ako. Ay, hindi ka sanay? Sanay din. Sanay sa mga Pwede ba matanong kung ano po yung trabaho mo nung ikaw yung kabataan? Bata pa? Opo. Naku, maraming experience. Ako yung naglublob sa bathtub noong araw. Naglublob sa bathtub? Ibig sabihin po noon? The Seduction with Morgan Fairchild. Bumibili kami ng films, tapos in-expensive, tapos may local promotion. So, I'm the one who make the promotion. Entertainment? Yeah. Pwede matanong kailan taon na po kayo? 65. Going in January. 65. How does it feel na isang 65 years old, isa po tayong Golden Gate? Nagpapasalamat. Naka-discover sa akin doon si Husto-Husto. Ah, okay. Kamusta naman po ang relasyon niya sa inyong pamilya? Mabuti naman po. Wala naman pong kaya ako sumali dito kasi nalulungkot ako din naman yung mga ate ko, nanay ko, tatay ko. Ay gusto ko sa Golden Gate masaya. Masaya sila. Nalalaman nila yung nararamdaman. Kasi ganoon yun, di ba? Yung alam, yung... Nag-iisa nakakalungkot na. Yung tinginan. Siyempre, sino ba naman kakaalaman kundi yung... Tayo-tayo. Yung nararamdaman. At ano po yung full, dito po talaga kayo nakatira or umuwi? Umuwi din kasi kasama ang kapatid ko. Anong araw po kayo nandito? Pag tinawag lang kami, may meeting, kanya may okasyon, may event. May okasyon, may event, racket. Kanya. Masaya. Mm-hmm. Parang ayun na rin yung yung banding landian. Kumbaga, rampa-rampa. Oo, rampa-rampa. Pwede malaman kung ano po yung natutunan nyo sa bahay na ito? Or dito sa inyong organization? Marami po ako natutunan dito, lalo lang po sa mga turo ni Kuya Mon. Kung paano maging espresso, paano pumilo, sorpino. Medyo nawala ko, medyo wala yung kilos na pang outsider. Mga kilos pang bahay talaga ang mga natutulan dito. Kamusta naman po yung mga kapitbahay nyo? Kamusta naman po sila sa yung trato sa inyo? Mabait po. Kasi pag meron din kami sobra, binibigyan naman po namin din sila. Ah, okay. Ay, mahal din sila. Maraming salamat po sa inyong tatlo. Maraming salamat sa inyong storya. Maraming po salamat. Pagpalain na warin po kayo. Kasama po natin ang ibang mga grupo ng ating Golden Gays. Pwede ko po bang malaman kung ano ang pangalan nila? Isa-isain po natin. Ano pong pangalan? Ang Rico ang pangalan ko. Pero, Rico? Yeah. Sa babae, Rika? Hindi. Elizabeth. Bakit? Bakit po Elizabeth? Ginagamit ko yung maiden's name ng mother ko, Elizabeth Oromedes. Wow, ganun mo kamahal si mami. Yes, of course. Kahit wala, kahit na she passed away already, I'm uplifting still her name. Pero nice name, good name. I mean, yes. Ang ganda ng name, Elizabeth. Name ko pati, Elizabeth Oromedes. Okay.
pwede mo malaman kung ano yung ginagawa nyo dati? Or how old are you first po? I'm 66 years old now. Pero looking parang ano fine ha? Ano maano masigla at mukhang bagets-bagets pa po. Salamat. Ano pong trabaho natin dati? Dati, ang trabaho ko, ako ay fashion, ang tawag nito? Pre-master tailor. Pre-master tailor. And at the same time, designer ako. Pero nung matuto na akong mag-show at saka matuto na akong kumanta, naging professional singer ako. Eh, ba't ayaw mo balik sa pagka-fashion designer? Eh, kahit naman anong edad ko. Nagagamit ko naman dito sa Golden Gate. Ay, okay. Ikaw gumagawa ng costume. Ne, yeah, yung costumes kung ginagamit ako, I'm the one doing the Hindi mo na, ibig sabihin, hindi mo na kayang full-time. Yes, kasi na. Medyo nakakaedad na, sumasakit na yung mga likod, yung mga ano. Out. Pero yung singing career ko, still, nag-exist pa rin. Kasi professional singer ako eh. Asing her, kaya yes. Ganun yung boses. Yes. Hindi ano, sample po. Wise men say, only fools rush in, for I can't help falling in love with you. Ba, hindi ka sumali ng tawag ng tanghala? I was a former champion. Ay, tawag ng yeah, tanghalan way po. Way back kay, ano pa noon, kay, who's this, Pilita Corrales and, bagong champion. Group show namin, yan, kasama namin president, ginagawa. At saka si Amparo, kami yung mga live singer. Ang beauty queen ng ating ano ng grupo si Miss Amparo. Lahat naman beauty queen actually. Lahat naman po. May kanya-kanya po tayong mga katangian. Yeah. At ilang taon ko na ma? Natanda po kayo. 61 na ako. Very ganda ng skin mo po. Oh really, thank you. Baka siguro mana-mana lang sa president namin. Merong alay. May alay. Oo. May tinagmanahan. Pero ano, serious question. Kamusta ang ating sex life? About me? As of now, I don't have sex life. Before. Mga ilang years na yung before na yun? More than 10 years. 10 years? Oh, eh, paano? No. Di ba minsan may type tayo na lang? Eh, di ba yung mga bakla ganyan naman? May type tayo na lang? Kaya may bet tayo? Gusto natin na? Ano, as of now, tikim-tikim lang. Ay, kailan yung last tikim? Matagal na. Mga ilang tagal yan? Almost 1 year. 1 year? Meron pa rin. Okay lang ba na ano, President, na kunyari ako po ay nagdala ng lalaki? Ay, pwede yun? Bawal din. Ay, yun lang ang rule. Pwede kayo sa labas. O, sa labas, bahala ka na. Pero, wag dito. Demanding, okay lang. Oo. Pero, ang pinaka-rule, wag lang dito. Yes. Because of the image of the ayaw namin ba. Meron na bang chances na nagkaroon ng gano'n? Chances din, or ano gano'n? So far naman, wala pa. Wala pa talaga. Nakakapigil pa. Ay, paano kung jowa? Hindi rin. Sa labas lang. Diyan, o rumenta na lang dyan saan. No, home for the Lingis is exclusively for the day, not for the men. Ang cute mo, sino pong ginagaya mo ng kabataan mo? Pia Moran. Pia Moran? Pia Moran. Ah, kasi kahugis ka, ano ka? No, actually, my name is Jerry Habdir. A.K.A. Pia Moran, one of the dancers in the Golden Gate. Ah, dati po, talaga ikaw na si Pia Moran. I mean, yung... Oo, ginagaya ko na ganyan. Ilan taon na po kayo? 45. Bata pa! Yeah. This coming December 30, I'm 45. Bakit pa? Ano pang edad po dapat ang Golden Gaze? 60 above. Eh bakit po siya? Silver. Ah, okay. Ayun yung silver na sinasabi. So ikaw po, Ate Pia, at itong bagets na ito. So doon tayo dyan, ma'am. At si Sarah, yung gumagaya kay Sarah Herodimo. Regine, tatlo lang kayong silver. Hindi po, marami rin po. Mga nasa 50 ang silver? Apo. Silver gaze? Sa atin, sa amin lang po. Sa amin. At ay tahimik mo, mother. Ilan taon na po kayo? 59. Ah, medyo bagets pa rin, no? Dito ka po nakatira din? Okay. Dito rin po ako nakatira. Kasi, 18 po ba? Nagkakamali. 18 active members, but only 9 ang nakat-in-house. Anong storya po? Bakit nandito ka? Kasi po yung istorya ko. Kaya napunta rin po ako dito kasi syempre yung aking mga kapatid, syempre na nagkasawa na sila. Kaya syempre ako na lang yung bunso kasi. Kaya
dito ako muna umano talagang sumapi ako sa pali. Ano ba yung personal choice or dinala ka po dito? May ganun po di ba yung dinala ka ng pamilya or personal? Hindi naman po ako dinala. Talagang kusa po ako pumunta dito kay Kuya Monia. Bakit po? Para kasi yung, feeling mo para wag ka nalang maging pamigat? Ganun ba yun? Yun po. Para hindi naman nila ako intindiin na kasi may mga sarili na sila mga pamilya, mga anak. Kaya nag-decide naman din po ako pumunta dito para tanggap naman ako ni Kuya mo. Mga president. Ilipat lang po ako ha. Ako, magsa-71 na ako. 71? Oo. Bakit naman po nyo naisipan na ipagpatuloy itong organization? No, hindi. Kasi unang-una, si Husto-Husto, close friend ko yan eh. Matagal ko nang kilala, matagal ko nang kaibigan. Matagal ko rin siyang nakasama dun sa original na bahay namin sa David Street, sa kabilang kalye lang. And maganda naman ang pinagsamahan namin hanggang sa nung final hour niya. Sabi niya, Mon, kawawa naman yung mga lolas. Walang pupuntahan yan pag nawala ako, sabi niya. At that time, sino po yung mga nandito nun? That year na namatay po si Sir Husto-Husto, sino po yung mga nandito na nun? At sila na rin, halos. Sila na rin, oo. Kaya nung namatay siya, ayun, sabi ko, sige, alam kong malaking pasanin to, pero alam ko... Ilan taon ka lang po nun? Namatay siya 2012 eh. So, ilan taong ka lang? Bagets ka pa? Mga 50 plus na ako noon. O, medyo bagets ka pa na may sarili kang buhay po noon. Parang binigay ko na yung attention ko sa Golden Gaze. Oh, grabe dahil, mo sa sacrificial na. Oo, dahil wala naman din akong pupuntahan pa. Doon din naman ako matutuloy sa pagtanda. Kaya sabi ko, sige, itutuloy natin. Although talagang alam kong malaki siya to dahil... Unang-una, sabi ko nga kay JJ, walang budget ang Golden Gaze. Siguro talagang blessed din ang Golden Gaze. Marami talagang tumutulong. Since then? I mean, since 2012 na kayo po? Oo. Kasi nung namatay siya na May 18, 2012. So ako na nga nag-oy dahil yun naman ang billing din niya na kung magagawa mo ng paraan, sige, sabi ko, kung hanggang saan yung makakaya ko, itutuloy ko. Ako naman kasi... Lane ako kasi marketing man ako. So, so paano yun nung pandemic? Eh, siyempre nung pandemic, Biba po, ang hirap na. Hihirap ang buhay. Lahat naman may mga problema. Nahihirapan din po ba ang inyong grupo? Ang totoo niyan talaga, lahat naman talaga na-affectuhan eh. Kasi nahinto rin kami sa consumption. Kaya yung konting kinikita namin sa bawat labas namin, nawala yun. Kaya ang ginawa ko talaga, kumbaga sa ina-update ko lagi ang FB page namin. At saka kinukulit ko rin yung mga kaibigan namin na nasa may mga organisasyon din ng mga LGBT, kanya-kanyang grupo rin sila eh. Na naging bahagi na rin sila ng Golden Gaze magmula noong 2012. Na tuloy-tuloy din naman maski na paano sumusuporta. Kaya pag napagsasama-sama yung donation ng isang grupo, donation ng kabila, nag-aabot-abot din. Nagsusurvive din ang mga lolas. Kaya sinabi ko yung Miss Universe Beauty Pageant. 70 years. Okay. Ilan taon na po kayo naninirahan dito? Living out ako dito sa Golden Gay. Bilang membro po, ilan taon na po? Sa Golden Gay. Mga 30 years na yata ako dito. Ano naman po ang pinaka natutunan mo sa pag-iisang member ng Golden Gay? Natutunan ko dito yung sharing sa Golden Gay, loving, and para kami isang big family. Kasi dito itong dalawang to, performer naman po kayo eh. Meron kayong trabaho. Diba? Kilala itong dalawang to eh. Ito po si Sarah, gumagaya kay Sarah Jeronimo. Ito rin po si Mother Melon. Kailangan natin lahat, pero bakit mas meron pa mga tao mas may kailangan? Ano pong masasabi niyo dito? Bakit you have to stay here, to be with here, financially, hindi man ganun kapabulosa, at least na magagawa niyo ng paraan? Bago ang lahat, maraming salamat at nagpunta ka dito sa ma. Tahanan. Mm-hmm. At kaya ako nag-join dito kasi tulad nga ng sinabi namin, tulad na sinabi nila na namumuhay ako mag-isa, so syempre kailangan natin ng
kalinga ng bawat isa. So, magamat may mga pamilya, may mga kapatid ako, so, sila ay may kanya-kanya silang hanap buhay, rather, pamumuhay. So, ako na mamuhay akong mag-isa. So, minsan, nakakalungkot. So, kailangan ko minsan ng kalinga ng bawat, ng bilang kapatid o kapamilya o kapuso. Which is dito mo nakuha? Dito ko nakuha ang lahat ng yun. Hindi mo kaya mag-isa? Oo, hindi ko kaya mag-isa, pero namumuhay. Opo, namumuhay ka mag-isa. So, medyo matibay na yung inyong mentalidad, hindi mo pa rin po kaya. Oh, yeah. So, dahil sa fasad mo, matibay, hindi ka matibay. Yung bang, kumbaga, nagtibay-tibayan. Definitely, hindi naman pala. Oh, because we're all longing for love. Yes. Yeah. Saray, hindi mo na kailangan dito. Maraming magtatanong sila bakit ka pa nakikisiksik sa marami pang mas may kailangan sa'yo eh, ang dami mong nirarakin. Actually, kasi sa post po, sa FB post, nakasama ko yung mga lola. Halos may kada event na napopost kasi sa FB. And pinupost ko rin naman po talaga. Kaya napakadami po talaga nagtatanong na una-una sa lahat ang tanong nila, hindi ka pa naman golden na matuturing. Oo. Bakit nandoon ka? Tapos, may trabaho ka naman, kumakayod ka naman, bakit nandoon ka? Ano yun, di ba? Kawang gawa yun, di ba? Parang gano'n ang mga tanong nila. So, ano ang sagot mo doon? Ang sagot ko doon, mahal ako ng mga lola doon. Ang tahimik mo po. Bakit po ang tahimik natin? Wala naman. Nisip yung paninda ko. Nagtitinda po kayo? Opo. Ano po tinitinda nyo? Mineral, sari-sari stone. Sa CCP. Ah, okay. Ay, yung kariton. Opo. Hindi, yun is roller. Stroller? Para saan? Para saan? Mineral. Yun sa mata. I mean, para saan po yung pagtatrabaho nyo? Sa init, sa ulan, sa bagyo? Para saan po yun? Para sa akin. Sa sarili mo na. Pero kayo po dito po kayo nakatira? Oo, kasi matagal naman sa kanila noon. Doon pa kayo. So, sumasideline po kayo, nagbibenta kayo mga tubig, tsaka inumin. Para ano? Para kung ano man nangyari, meron akong sariling punan. Balingin ako, balik-balikan ko na. Ilan taon na po ba kayo? 92. Pero at least mas mukhang young mas naman, no? 92, hindi siya mukhang 92. Nalalambot siya. Ah, okay. Nawala akong gana, malungkot ako pag wala akong trabaho. Titinda. Sinisikap ko talaga lang. Marami po ulit salamat sa inyong ginuntang alay. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo. At sana po umaman tayong lahat. Hindi para sa sarili natin. At mentally, physically, at financially. Hindi para sa sarili. Para sa mga tao na kailangan po ng tulong. Marami pong salamat at maligayang Pasko. May pahabol ako sa mga subscriber ni Tenten na mahalin ang sarili, magdasal parate, at mahalin ang kapwa. Pagmamahal. Yan po. Marami pong salamat sa inyo. Maraming po siyang papatuloy. Marami pong salamat sa inyo. Thank you. Ito po yung munti naming regalo para sa inyo.
Thank you po sa lahat. Thank you po sa pagpunta. Salamat.